Dayaw iti ni Apo Dios iti kinimbag na iti biyag na kini boyfriend ko. Because last October po is he's taking the board exam sa LET po. And nung Friday afternoon po, lumabas po yung result ng kanilang exam. Praise God. So sabi ko sa kanya, sige i-open mo na, sabi ko. Ayaw niyang i-open yung website ng PRC kasi ayaw niyang malaman yung result. And then, pinipilit namin siya kasi hindi naman namin pwede i-open kasi sila lang ang may pwede kasi sila lang yung may ID. So, sabi niya, ayokong tignan, sabi niya. So, hintayin ko na lang nang may mag-congrats sa akin, sabi niya sa akin. So, hindi po niya in-open yun. And then, Saturday morning, nung pagising ko po is after ko nag-pray, tumawag siya sa akin. Sumisigaw siya because God allowed him to pass the board exam. Amen. So, doon po, napakabuti po ng Panginoon sa aming buhay because everyday po, nung nag-take po siya ng exam is everyday po yan is included po sa aming prayer na pag lumabas po yung result niya is matanggap po namin yung good result is. So, ayun po, napakabuti po ng Panginoon kasi sa dinami-dami po ng nag-exam, sa board exam na yan is isa po siya sa mga nakapasa po sa board exam. Praise so, God. Malayaw ni Apo Dios iti biyag na because nagkaroon po siya ng license and now instant po na tataas po yung kanyang sahod. So, ayun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon because if we serve Him faithfully, amen, makita amen. Tayo ng ijibunga iti karkararan tayo. Amen. So, amen. I encourage every one of us na stay faithful to serving God. Yes. Amen. Amen. So, ayan lamang po. And now, mapandaya iti topic tayo. So, let us open our Bible from the book of Romans. Isang verse lang po tayo ngayon. Romans chapter 5 verse 8. So, alam po siguro natin yan because this is a very popular verse po sa bawat isa sa atin. So, ano pong sabi niya doon sa Romans chapter 5 verse 8? But God proved His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sorry. So let us pray. Hallelujah. Lord, once again, Father God, we just want to thank you for your word that we are going to pag-aaralan po namin sa umagang ito, O Father God. Lord, we just pray, Father God, for continue, Lord, to open our understanding, our heart, O Father God, our mind to receive your message. Tiraytoy, O Father God, nga bundawa. And Lord, we just pray, Father God, for the illuminating, O Lord God, for the work of the Holy Spirit to enlighten us, Father God, to understand your word. Lord, anyaman ka di, O Father God, nga nagkuranga at isang wanang, I just pray, Father God, nga linisan na ko, Apo Diyos, because Lord, awan iti mabali na kanumaktar, O Father God, no awan, O Apo Diyos, iti pananglid mo kanya. And Lord, itiraytoy nga bundawa, O Father God, dawati po ako Diyos iti panagigadwang iti rito yung abundaway, O Lord. Iyawat mo din ka, O Pari God, iti amin, Lord, iti didawat din. Kararag mo in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang text po natin ngayon is with the title of The Greatest Love, sabi niya dito. So, iti maminsan, once again, lagi po tayo manan, huwag po tayong magsawa na alalahanin po yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? So makikita natin dito the demonstration of His love for humanity through the work of Jesus Christ. So it is very important po sa bawat isa sa atin to understand the greatest love of God. Amen? So sa ating buhay kasi minsan is
tayo, alam natin or nasasabi natin na mahal po tayo ng Diyos. Pero pag dumarating po yung matinding problema sa ating buhay, matinding sakit or anumang sitwasyon, nagkakaroon po tayo ng duda. Kung nagkakaroon po tayo ng big question sa ating sarili kung mahal po ba tayo ng ating Panginoon? Kung nag-care pa ba ang Panginoon sa atin? Diba? Kasi when we experience pain sa ating buhay is parang ang hirap po mag-serve kay Lord, diba? Nagkakaroon po tayo ng question doon. So, mga kapatid, bakit mas feel lang po ba natin na mas feel lang po ba natin yung pagmamahal ng Panginoon kung maayos po ba ang sitwasyon natin? So, huwag po sana ganun, no, mga kapatid. But lagi po natin tandaan na wala pong limitasyon yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, God, He loved us, everyone, no matter the circumstances is. Diba? So, kaya huwag po natin isipin na hindi po tayo mahal ng Panginoon. So, matuto po tayo sanang matuto tayong mahalin ng Panginoon sa kabila po ng mga suffering po sa ating buhay. Kasi po, pag alam naman po natin na pag tayo po ay nakakaranas ng mga pain sa ating buhay is doon po natin nakikita at napapatunayan po na tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen, amen. So, sa ating text ngayon, sabi niya dito in other translation is God's demonstrate His own love, sabi niya dito. So, sa ating text ngayon, gusto ko lang, may 3 points po ako dito na gusto kong iparating ang Panginoon about the demonstration of His love. Sabi niya dito, number 1 is, the love of God is unconditionally. So, basahin na lang po siguro natin sa 1 John chapter 4, verse 16. So, the love of God is unconditionally. So, alam po natin na at naniniwala po tayo that the love of God is unconditional. Amen? Naniniwala po ba tayo nun? Kasi po kung may condition po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin is, syempre, we need to do something. Di ba? Dapat may gawin tayo para po maranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Pero makikita natin dito sa text natin na sabi niya dito, while we are sinners, Christ died for us. Even tayo po ay makasalanan, pero sa pamamagitan po ng pagmamahal ng ating Panginoon, Christ died for us. Amen? So, tignan po natin, ang pagmamahal po ng tao is very different po sa pagmamahal ng ating Panginoon. Diba? Kasi ang tao po pag nagmahal, tignan nyo po may condition po yan. Diba? Baka ibaga na ni tatang mo nga, anak mo nga sa sawa, hindi tatawang kwarta na. Awan ipakanaan niya. Diba? Pero makikita po natin dito yung pagmamahal po na binigay po ng ating Panginoon is unconditional. And it is not based po kung ano pong meron tayo. Diba? Sabi ko nga po, pag nagmahal po ang tao, mamahalin ka po niyan, papakisamahan ka po niyan based for what you have. Amen? So, tignan po natin, kahit hindi po tayo karapat-dapat, tayo po ay minahal ng Panginoon. And no one can give us the ultimate and unlimited love. Only Jesus Christ. Amen? Amen. So, as I have said, pag nagmahal po ang tao, pwede ka pong iwan yan. But God, hindi po tayo iiwan yan. Amen. Amen? Amen. So, sabi niya sa Jeremiah chapter 31, verse 3, God says, I have loved you
with an everlasting love. Sabi po niya dito. Kaya if we are truly understand the love of God, tignan po natin na wala pong makakahigit niyan. Amen? So, pero bilang mga Kristiyano naman, kaya po ba nating magmahal unconditionally? Amen. Yes, amen po. But if we learn to love unconditionally, we need to, kailangan po natin tignan the perfect source, yung pinanggalingan po ng pagmamahal na yan, and we are able na tayo, kaya po nating magmahal unconditionally sa ating mga, sa ibang tao po. Amen? Naintindihan po ba natin? Kaya, kasi pag nakikita po natin yan, yung pagmamahal na binigay po sa atin ng Panginoon, dyan po natin marirealize na kaya po natin magmahal ng ibang tao kahit hindi po siya karapat-dapat na mahalin. Amen? So, haan mo lang ang naiayatin ka dito kapag sa atin na kaabay mo. Gaputa, dati pang libre na kanya. Amen. Amen. Lalo tatata, baka adati pa Christmas iti amo. Amen? So, ayan po. Tignan po natin yung pagmamahal na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. That is the unconditional love. Amen? So, pangalawa po dito na makikita natin is the love of God is sacrificial. Hebrews chapter 10, verse 10 to 14, and Matthew chapter 20 to 28. So, pwede na po siguro natin basahin yan. So, because of His unconditional love for us, makikita natin dito that Jesus sacrificed to die because of our sins. So, tignan po natin na napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay because God, inalaw po niya yung kaisa-isa niyang anak. Inalaw po niya yung kaisa-isa niyang anak to die and suffer in order for us na maranasan po natin yung pagmamahal. Para po ma-experience natin yung masaganang buhay dito sa lupa. And especially po yung makasama po natin ang especially po yung eternal life na kasama po ng Panginoon. So, kaya minsan mga kapatid, sabi ko nga kanina na kung nagdududa ka sa pagmamahal po ng Panginoon is I encourage you, kapatid, try to look at the cross. Amen? Kasi, pag tinitignan po natin yung pagkamatay po ni Jesus Christ, it will remind us, mga kapatid, yung sacrifice po na pinagkaloob po sa atin ni Jesus Christ. So, doon po natin makikita yung demonstration of His love for you, for me, and for us. Amen? So, tignan natin yung pagmamahal na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. It is not just only by words, pero ginawa po niya yan with physical pain. Amen? Amen. Amen. Ginawa po niya with physical pain, He sacrificed with eternal consequence. So, ganyan po kabuti, ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya, tignan po natin yung pagdurusa na ginawa po ng ating Panginoon
ako'y ipakita to demonstrate His love for us. So, I just want to share a short story. So, hindi ko po alam kung, ay, napanood ko lang po ito. So, sabi niya, may isa pong pastor na nangusap po sa ating Panginoon. So, sabi niya dito sa, ano, sabi ni Lord dito sa isang pastor, pumunta ka sa isang bahay, at dyan sa bahay na yan is, may isang lalaking nakaratay sa banig na may karamdaman. Sabi po ng Panginoon sa pastor. So, nung pumunta po yung pastor na yan sa isang bahay, is nakita po niya yung 40 years old na lalaki na nakaratay po sa banig dahil po sa kanyang karamdaman. So, tinanong po ng pastor yung lalaking yun. Sabi niya, bakit ka nagkaroon ng ganyang karamdaman? Sabi ng pastor. So, ang sagot po ng lalaki, sabi niya, nung 17 years old ako is nahulog ako sa hagdan. Kaya nabali yung aking spinal cord na siyang yung nagsisilbing yung sa karamdaman niya. So, sabi ng lalaki, ay, nung 17 years old ako, nahulog ako sa hagdan at nabali yung aking spinal cord. So, dahil sa hindi ako makalakad, sabi niya, sa bawat galaw ko, naramdam ko ang sakit mula noon hanggang ngayon. Pero purihin pa rin ang Panginoon at salamat pa rin sa Panginoon dahil hanggang ngayon is buhay pa ako, sabi niya. So, namangha po yung pastor at nagkaroon po siya ng awa, nagkaroon po siya ng habag sa lalaking yon. And then, sabi po ng pastor sa lalaki is, salamat naman, sabi niya, kasi sa kabila ng yung karamdaman is naririnig ko pa na purihin at pasalamatan ng Panginoon, sabi niya. So, sapagkat kapag nakikita kita, ako yung nahihirapan, sabi po ng pastor. So, sabi ng lalaki, oo nga, sabi niya. Kasi kahit pagkain ko is hindi ko kayang kainin kung walang mag-aasikaso sa akin, sabi niya. So, tinanong po siya ng pastor, sabi niya, so, sa kalagayan mo na yan, hindi ka ba tinitem ng Diablo na sumpain ang Diyos mo? So, sumagot po yung lalaki, sabi niya, oo nga, araw-araw pumupunta siya sa akin, sabi niya. Eh, anong sinasabi ng Diablo pag pupunta sa'yo, sabi niya. Ang sagot po ng lalaki is, sabi niya, isumpa mo na yung Diyos mo dahil hindi ka mahal niyan. Sabi niya, kasi kung totoong mahal ka ng Diyos mo, ang tagal-tagal mo nang may karamdaman. Sabi niya, bakit hanggang ngayon hindi ka gumagaling? So, dapat sana is nai-enjoy mo na yung buhay mo. Sabi niya, dapat sana may sarili ka ng bahay, nakakapagtrabaho ka, kung